Isang umaga, habang naghahanap ng pagkain ng lobo sa kagubatan, nakita niya ang isang pamilya ng tagak na lumilipad sa kalangitan. Alam niyang gumawa sila ng pugad sa burol at may mga itlog sa pugad na iyon. Nakapagbigay ito sa kanya ng ideya. Ah, alam ko na ang kakainin ko. Itlog ng tagak. Pero paano kaya ako makarating sa burol na iyon? Ang batang pato ay natutulog ng mahimbing nang gisingin siya ng tinuring na kapatid na tagak na gumamit pa ng pompyang. Hoy, gising na! Kwak, kwak, kwak! Nagising at napatuloy-tuloy ang pato. Ha? Anong nangyayari? Aalis kami. Titignan ni nanay ang mga itlog. Huwag kang matutulog. Kakainin ka ng lobo. Lobo? Oo, di ba hindi ka nakakalipad ng mataas tulad namin? Kaya kami na lang, maiwan ka dyan. Paalam! Ngunit hindi nila alam, ang tusong lobo ay nanonood sa kanila at may pinaplano. Nang lumipad ang magkapatid na tagak, sinubukang sundan sila ng batang pato. Masigasig na pinapagaspas ang kanyang maliliit na pakpak. Umaasa siya na balang araw, makakalipad siya. Ngunit naantala ang kanyang pagsasanay nang makita niya ang nagniningning at nagliliwanag sa palumpong. Ha? Ano ito? Ang kumikinang na ito ay isang pares ng pulang sapatos. Ang ganda naman ito! Magkakasya kaya ito sa mga paa ko? Sa sandaling maisuot ng batang pato ang pulang sapatos, umangat siya sa lupa at lumipad ng mataas! Ha? Nakakalipad ako! Lumilipad ako! Agad na naabutan ng batang pato ang pamilya ng tagak. Oh, tingnan nyo! Nandito ang pato! Wow! Paano ka nakakalipad ng mataas? Salamat sa aking mahiwagang pulang sapatos. Tingnan mo! Doon sa ibaba, namamangha na nanonood sa kanila ang lobo. Mahiwagang pulang sapatos? Ah! Meron na akong magandang plano! Kinagabihan, habang natutulog ang pamilya ng tagak at ang pato, tahimik na lumalapit ang lobo sa kanila. Kumikinang ang pulang sapatos kahit na nasa dilim. Inabot ng lobo ang sintas at ninakaw ang sapatos. Bukas na bukas din, sa umaga, magkakaroon ako ng tortang itlog ng tagak. Nagising ang batang pato sa sikat ng araw at naalarma siya nang hindi niya makita ang pulang sapatos sa tabi niya. Naku, asan na? Wala dito ang sapatos ko. Paano ako lilipad? Agad na hinanap ng batang pato ang inang tagak at ang kanyang mga tinuring na kapatid. Nanay! Kuya! Nasaan na kayo? Ngunit hindi niya mahanap ang mga ito kahit saan. Hindi ako makakalipad ng mataas kung wala ang sapatos ko. Habang umiiyak siya sa kalungkutan, napansin niya ang tusong lobo na lumilipad sa itaas. Yahoo! Lumilipad ako! Nandito na ako mga itlog ng tagak. Oras na ng almusal. Ang sapatos ko! Ninakaw ng lobo ang pulang sapatos ko! Nagsikap ang batang pato na habulin ng lobo. Ngunit naubos ang lakas niya sa pagpagaspas ng maliliit niyang mga pakpak. At bumagsak siya pabalik sa lupa. Kailangan kong protekta ng mga itlog mula sa salbahing lobo. Kung makakalipad lang sana ako. Lumapag ang lobo sa pugad na suot ang mahiwagang sapatos. Lumapit ito sa mga itlog ng tagak. Nakikita ng batang pato na isa-isang kinukuha nito ang mga itlog. Nasa panganib ang mga itlog ni nanay. Dapat kong pigilan ng lobo. Inipon ng batang pato ang lahat ng kanyang tapang at buong lakas na pinagaspas ang mga pakpak. Ah! Mga itlog! Dapat kong sagipin ang mga itlog! Sa wakas ay nakalipad ang batang pato, mataas sa langit, sa pinakaunang pagkakataon. Uy, nakakalipad ako! Yay!
kaya ko nang lumipad. Tahimik na dumapo ang batang pato sa likod ng lobo. Hinawakan niya ang sapatos at mabilis na hinatak ito. Ano? Ang pato? Ang sapatos? Sa sandaling iyon, dumating ang pamilya ng tagak at tinulungan ng batang pato na itaboy ang lobo palayo sa pugad. Nalaglag ang tusong lobo sa sapa. Saklolo! Nagpasalamat ang mga tagak sa pato sa pagliligtas nito sa mga itlog. Ngayon ay nakakalipad ka na rin ng mataas tulad namin. Hehe, oo nga. Kwak kwak. Sama-sama na tayong lilipad bilang pamilya, mga bata. Tuwang-tuwa ang batang pato na nakakalipad na siya. At mula sa araw na iyon, natutunan niya na hindi dapat tumigil sa pagsubok. At hindi na niya kailangan ng mahika ng sapatos, kundi lakas ng loob at tiyaga. Siya lang ang tanging matapang na pato na nakakalipad kasama ang mga tagak. Sa isang malayong lupain, mayroong isang maliit ngunit makapal na kagubatan. Ang mga puno ay nagbubulungan, ang mga bulaklak ay nagpapabunga sa bawat isa, at masaya ang lahat ng halaman sa kagubatan. Isang araw sa panahon ng tagsibol, isang kumikinang na binhi ang nagsimulang tumubo sa pagitan ng kaktus at mirasol. Ito ay rosas na may mga pulang talulot. Kamusta? Ang pangalan ko ay Rosie. Ako si Cactus. Masaya akong makilala ka. Napakaganda ng mga talulot mo, Rosie. Sana magkaroon din ako ng ganyan. Salamat, pero hindi lahat ay pwedeng maging maganda at mabango. Tama? Ikinagulat ng lahat ang mayabang na tugon ni Rosie. Bata pa lang ay arrogante na siya. Malinaw naman na ako ang pinakamagandang bulaklak dito. Inggit lang kayo, no? Maraming magagandang halaman dito, Rosie. Isa ka lang sa kanila. Ano? Mapangahas ka na ihambing ako sa matinik na kaktus na yan. Mas maganda ako sa kanya, no? Labis na nasaktan si Cactus sa kanyang narinig at wala siyang masabi. Hindi maganda ang sinabi mo sa Cactus, Rosie. Diba may tinik ka rin? Bakit ba? Ihambing ba naman ang isang cactus sa isang magandang rosas na tulad ko? Anong alam mo sa kagandahan ni hindi ka namumulaklak? Ang cactus, ang mirasol, at ang puno. Dismayado sila sa ugali ni Rosie dahil patuloy nitong pinupuri ang kanyang sarili. Lumipas ang mga araw at dumating ang tag-init. Tuwang-tuwa si Mirasol. Maghapong sinusundan ng kanyang dilaw na mukha ang sinag ng araw. Si Cactus naman ay iniinom ang tubig na inimbak niya sa buong taglamig at nanatili siyang malusog sa buong tag-araw. Binibisita pa nga siya ng maliliit na ibon upang makahingi ng pang-inom. May mga halaman na walang kakayanan na makaimbak ng tubig tulad ni Cactus para sa mainit na panahon. At isa si Rosie sa nauuhaw. Uulan pa kaya dito? Sa panahon ng taglamig pa darating ang ulan, Rosie. Pero malapit na akong matuyot. Mawawala ang kagandahan ko. Pwede kang humingi ng tulong kay Cactus kung gugustuhin mo. Nakita ni Rosie na masaya si Cactus na makatulong sa ibang mga bulaklak. Ngunit nahihiya siyang magsabi dahil palagi niya itong pinagsasalitaan ng masakit. Gayunpaman, nang malanta at nahulog ang isang talulot niya, isinangtabi niya ang pagmamataas at hinanda ang sarili na mapahiya. Cactus, paumanhin sa pagmamalupit ko sa inyo ni Pine Tree. Pareho kayong maganda at kapakipakinabang sa kagubatan. Pwede mo rin ba akong tulungan? Nakita ni Cactus na nagpapakumbaba si Rosie at isinantabi ang kayabangan.
kaya ibinahagi niya ang kanyang tubig. Naramdaman ni Rosie na nabuhayan siyang muli at kuminang uli ang mga talulot niya sa sinag ng araw. Mula sa araw na yon, natutunan ni Rosie na hindi husgahan ang panglabas na anyo. Dahil magkakaiba man ang hitsura natin, bawat isa ay dinisenyo na may angking kagandahan at kapakinabangan.